nagpagod din kayo dyan. You must be part of that solution. And so yan, sama-sama kami lahat. At ang epekto, doon sa mga katabing mga barangay, marami nang pupunta sa akin as if ako ang mayor. Sir, sa amin din. Sabi ko, kung ayusin niyo yung inyong local conflicts, that's what we'll do. Yan ang gagawin natin. Doon sa Sultan Kudarat, napakasimpleng service. Water. Mayroong malakas na water source doon sa bundok. Tapos ngayon, ang community na malayo naman doon. So, ibig sabihin, kapag maligo ka, kasi doon source ng water, maglakad ka, say, about 45 minutes. Maligo ka doon. Pagbalik mo, ligo ka rin sa pawis. So, ang solusyon, huwag na lang maligo. So, what I did is collaborate again with my friends from NGOs. Pagtulungan natin to example, a template of an intervention na ang impact, parang yung change, parang talagang ano, malaking impact. Simple lang. And we were able, yung lugar na yan, communist infested area. Ang napasuko ko dyan, sobra 100 na mga NPA. Isang dahilan, dahil mahal naman pala tayo ng sundalo at saka ng gobyerno. Isang napakasimple lang na parang ebidensya that we are being taken care by our government. Next slide. So we have this strategic communications, image lang. Napainkwentro ako sa urban area, parang gusto nilang mag-mini Marawi doon sa Dato Paglas, Maguindanao. At alam ninyo, kapag gera, mayroon talagang masisira. Kahit na anong sabi ko, iwasan natin na makawasak tayo. Eh, siyempre, gera, may mawasak. Ang naging successful ako na yung kalabaw na nasa crossfire. Nasa palagitnaan namin, dapat hindi matamaan yung kalabaw. Diyan ang example how we protect those parang inosente. Inosente sila. Wala, they are not part of the conflict. At ang may-ari niyon, iniisip ko yung may-ari. Ano mangyari sa kanya pag mamatay ang kanyang kalabaw? Ang nagkataon yung mga pwesto ng mga BFF sa gilid ng kalabaw. It's true. So doon ko ginamit yung aking mga snipers. Walang puputok dyan ng machine gun. Sniper lang. Kasi ayaw kong madamay ang kalabaw. Pero bago namin nilapitan, sabi ko kay Mayor, Vice Mayor, o si Mayor Paglas, sabi ko, Mayor, mukhang palagay ko may tama kasi parang hindi ako kampante, baka may nag-utak pulbura mga bata ko. Papunta kami doon, nahiga-higa na si kalabaw ang gabi na. Sabi ko, baka pwede mo akong tulungan. Magbabayaran natin kalabaw kong namatay. Natalo naman natin ang BIFF. Sa awa ng Panginoon, pagpunta namin, tumayo ang kalabaw, buhay siya. Walang tama kahit isa. So nakita ninyo gaano kapinahalagahan ng 33rd Infantry Battalion ang human rights protection at animal protection. Ito yung aming pwesto na dating pwesto ng kalaban. Nabutas. Nabutas. Pero siyempre, sasabihin ng mga sibilyan, ang dahilan nabutas yan, nakipag-gira kasi kayo. So ang aking ginawa, immediately, the first order, i-repair ninyo. Sabi ko sa mga sundalo. And that action ay naging dahilan talagang ang mga tao doon, mahal na mahal kami ng mga tao sa Dato Paglas. Tanungin nyo sila, if you go there.